Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. Saul Sanchez nagpasilip ng kanyang sparring session. Makikita mo na isa talaga si Saul Sanchez na maituturing na isang malakas at magaling na boksingero dahil ang mga suntok nito ay matatalim at malalakas. Kitang-kita rito ang kanyang pagpoporsigi. Ganyan ka seryoso ngayon sa kanyang training si Saul Sanchez dahil gustong-gusto niyang talunin ang maangas daw umano na si John Riel Casimero. Ang sparring training na ito ay tinuturing ni Saul Sanchez na hindi isang training lang, itinuturing niya itong isang tunay na laban sa ibabaw ng boxing ring, ganyan ka seryoso ngayon si Saul Sanchez sa kanyang sparring session. Sa sparring na ito ay nakikita ni Saul Sanchez ang pagmumukha ng kanyang kalaban na si John Riel Casimero, kaya kitang-kita dyan ang kanyang gigil, pagkasabik at uhaw na uhaw sa pagsuntok na gustong-gusto niyang gawin kay John Riel Casimero. Gustong-gusto na niya talaga makalaban si former 3 World Division Champion Cuadro Alas-Angas ng Pinas John Riel Casimero. Sa sparring training na ito ay pinapakita ni Saul Sanchez ang kanyang pinagpag-uran sa mahigit 4 na buwan, ilalabas niya rito ang buong lakas at ang natutunan sa mga nakaraang mga training niya dahil ang tingin niya rito sa kasparring niya ay si John Riel Casimero aka Cuadro Alas-Angas ng Pinas. Dagdag pa ni Saul Sanchez ay tuloy-tuloy siya umano nag-eensayo hanggang sa bumagsak ang katawan niya sa sobrang pagod, kaya hindi na nakakapagtaka na doon nang gagaling ang sobrang lakas at tibay ng stamina nito at marahil pati ang kanyang superpower counterpunch attack na kapag tumama sa kalaban ay tiyak may kalalagyan ito. The chin of a quint. Ako naman tayo sa iba pang mga balita. Sa paparating na laban ng ating pambato na si former 3 World Division Champion Cuadro Alas-Angas ng Pinas John Riel Casimero kontra Saul Sanchez, hindi lamang ang mga boxing fans at buong Pilipinas ang nakaabang sa paparating na laban ng ating kababayan na si John Riel Casimero. Maski na rin ang buong Japan ay nakaabang na rin dito, ayon kay Japanese promoter Masayuki Ito, ay todo suporta ang bansang Japan sa ating pambato na si John Riel Casimero, dahil ang mga ito ay walang ibang inaasam na laban itong mga hapon,
gusto nila makita na manalo ang ating pambato na si John Riel Casimero kontra Saul Sanchez, para magkaroon muli ng pagkakataon si John Riel Casimero na makalaban ang apat na World Division and current undisputed champion na si Naoya Inoue aka the Japanese Monster. Madalas na kasing pinag-uusapan ng mga Japanese promoter ni Naoya Inoue at ng local promoter ni John Riel Casimero. Ibig sabihin ay nasa lineup na naman ni Naoya Inoue itong si John Riel Casimero. Kailangan lang maipakita ni John Riel Casimero ang isang napaka-impresibong panalo sa bawat mga laban niya, para makuha niya muli ang isang mandatory spot ng mga major belt sa division ng super bantamweight, dahil sa ngayon ay nasa kamay na ni Naoya Inoue ang mga major belt sa pagkapanalo niya sa mga unified champion Paul Butler, Stephen Fulton at Marlon Capaliz, at nadagdagan pa ito noong natalo niya si Luis Neri at TJ Dohini. Sa kabilang banda ay puspusan pa rin ang insayo ng ating kababayan na si John Riel Casimero, tuloy-tuloy pa rin ang kanyang training at sparring session, para mapanatili ang maganda niyang kondisyon, dahil talagang pinaghahandaan talaga ng Team Casimero itong si Saul Sanchez. I'm about to go off like a weapon, fuel to the top, gotta feel the vengeance. In my thoughts obsession, I will not stop, no I'm never second guessing. I got a god complex, haters love to hate but I never... I'm about to go off like a weapon, fuel to the top, gotta feel the vengeance. In my thoughts obsession, I will not stop, no I'm never second guessing. I got a god complex, haters love to hate but I never... I'm about to go off like a weapon, fuel to the top, gotta feel the vengeance. In my thoughts obsession, I will not stop.